This is not America. This is not the USA. This is one of the places that try to make it feel that way. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC. Apektado ka ba? Manggagawa ako, kontraktual at biluminom yung mang sahod. Apektado ako. Nagsasaka ako. Mula pagkabata, nakikisa ka na. Wala namang tunay na reforma sa lupa. Apektado ako. Maralitang lunsod ako. Wala na nga akong trabaho. Biktima pa ng demolisyon. Apektado ako. Kawani ako ng gobyerno. Kapos na kapos ang sweldo. At kontraktual. Apektado ako. Ako ay estudyante. Napakamahal ng tuition at iba pa ang bayarin. Ginagawang negosyo ang edukasyon. Apektado ako. Lumad ako, pinalayas sa lupang ninuno ng pamimina, pagtutruso at plantasyon ng mga dayuhan. Apektado ako. Maliit na negosyante ako. Hirap na hirap sa mahal na kuryente at kotong ng gobyerno. Mahapang imported na produkto. Apektado ako. Nanay ako, hindi maganda ugaga sa pagtaas ng presyo ng bilihin at ng singilin sa serbisyo. Apektado ako. Ang APEC, nagdidikta ng patakaran ng buong bansa sa ekonomiya. Tayong lahat na Pilipino, apektado. Ano ang bansang gusto mong ipamana sa mga anak mo? Yung walang industriya at hawak ng iilan ng lupang masasaka? Walang trabaho kaya maraming nangingibang bansa? Ang trabahong nariyan ay baratang sahod at kontraktual? Napakamahal magpaaral at magpa-ospital? Kalbo ang kagubatan at wala ng mga yamang mineral? Alam ko po yun. Yung tayong mahihirap ay lalong naghihirap, habang lalong yumayaman ang iilang mayayaman? Alam ko po yun. Sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC, madilim ang hinaharap ng ating bayan. Madilim. Alam ko po yun. Ipaglaban natin ang magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Labanan ng APEC! Noong 1996, unang ginanap ang APEC Summit sa bansa. Sabi ng gobyerno noon, maghahatid ito ng trabaho, murang bilihin at serbisyo at kaunlaran ng Philippines 2000. Halos 20 taon pagkatapos, mas marami ang walang trabaho, mas bumaba ang sahod at lumaganap ang kontraktual na empleyo. Nagmahal ang mga bilihin at serbisyo. Walang tunay na kaunlaran, lalong sumahol ang lagay nating mga Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Sa November 18 at 19, ilulusad sa Maynila ang APEC Summit. Darating si Obama, kinatawan ng mga imperialista. Kasabwat si Noynoy na sunusunuran sa kanila. Ibibenta ang Pilipinas sa malalaking kapitalista. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Mga kababayan, sumama tayo sa protesta. Isang malaking bentahan ng APEC, lalong ibabagsak ang sahod ng mga manggagawa at gagawin silang kontraktual para mas pagsamantalahan. Ibebenta ang mga yamang likas ng ating bansa sa mga kapitalista, sa pagmimina, pagtutroso at plantasyon. Ang lupa at mga serbisyo lalong ibubuka sa pag-aari ng mga dayuhan. Kahit ang maliliit na negosyanteng Pilipino, ibebenta sa malalaking kapitalistang dayuhan. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ang mga ninuno natin, lumaban sa pananakop ng mga dayuhan sa ating bayan. Pero muling sinakop ang ating bayan, hindi nga lang tahasan. Malalaking kapitalistang dayuhan ang nagahari sa bansa, kasabuat ang mga kampi nilang malalaking kapitalistang Pilipino, at mga hasyendero, maging ang gobyerno. At ang APEC ay bahagi ng makabagong pananakop na ito. Labanan natin ang makabagong pananakop sa ating bayan. Labanan natin ang APEC!